Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa talinghaga ng magsasaka, ipinaalala ni Jesus na mamumunga ng masaganang salita ng Diyos sa ating buhay kung ihahanda natin ang lupang tatamnan nito. Bukod sa pakikinig ng buong puso sa salita ng Diyos, hinahamon tayong tumalima sa hinihiling ng Ebanghelyo mula sa atin. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matupig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa inihayag na kalwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos sa kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang iniloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang sanlikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kalwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam na natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin
ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabutuhan, sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natayo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tiga sa sandaan, may tiga anim na po, at may tigtatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Palakpakan nga natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Laging ipinapaalala sa atin yan na ang Diyos ay mabuti. At kapag ang Diyos ay mabuti, nangangahulugan na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Tama po ba yun? Sabi, kung ang tao ay nilikha ng Diyos, nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay mabuti. Kaya nga sabihin mo sa sarili mo, mabuti ako. Sige nga po. Bakit parang ayaw nung iba? No? Parang nahihirapan yung iba. Mabuti ako. Sige nga po. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ka. Parang natawa yung iba. Ano? Pero mga kapatid, kung ang Diyos ay mabuti,
ang bawat isa sa atin na nilikha ng Diyos mabuti at maganda. Sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi ng isang talinghaga patungkol sa isang magsasakang naghasik ng mga binhi ng mga buto. At tandaan natin mga kapatid, ang magsasakang tinutukoy ni Jesus ay walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin, sa una pa lamang ang hinasik ng Diyos kabutihan. Ang hinasik ng Diyos kagandahan. Yung mga butil, yung mga salita na kanyang ibinigay ay mabuti at maganda. Kaya nga ito po ang unang hamon ko sa inyo mga kapatid, na sa araw na ito, tingnan natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Let us acknowledge the presence of God in our hearts. Kung ang Diyos ay mabuti, ibig sabihin, ang hinasik ng Diyos sa puso natin, mabuti din. Ang butong hinasik ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin, mabuti din. Pero ang tanong, anong klaseng lupa kaya yung tatanggap doon sa butil na hinasik ng Diyos? Anong klaseng puso kaya yung tatanggap doon sa hinasik ng magsasaka o ng Diyos? Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, may naggasik at nalaglag sa tabi ng daan. Pero dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Manipis lang ang lupa roon, sumibol, pero hindi rin tumubo. Meron din namang binhi nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis. Pero ano ang nagbunga? Yung nalaglag sa mabuting lupa. Alam ng Diyos na kahit maganda at mabuti yung binhi na kanyang tinanim, dumidepende pa din po ito sa tumatanggap. Dumidepende pa rin po sa atin, sa ating mga puso, kung paano natin tatanggapin ang binhing itinatanim ng Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid, kung ang Diyos ay mabuti, dapat damhin natin sa ating buhay yung kabutihan ng Diyos. Damhin natin sa ating mga puso ang kabutihan ng Diyos. At makikita po ito paano? Sa ating pagkilos, sa ating pananalita. The person who acknowledges God in his life or in her life are people who are truly Jesus to others. Sa madaling salita, yung mga tao po na hinahayaan na nila na sa kanilang puso mamutawi si Jesus, sila rin mismo ay nagiging kagaya ni Jesus para sa iba. Kaya nga ho, tingnan natin ho, mga kapatid, yung pagkilos ho ba natin, yung pananalita po ba natin, tunay nga ba talagang nandoon si Jesus? Sabi po sa ating unang pagbasa, no? Ano po ang sabi doon? Ang ulan at ang niebe, kapag pumatak na sa lupa, hindi na makababalik sa kanyang kinaroroonan. At ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung ating mga pananalita, kung ang mga pananalita bang lumalabas sa ating bibig, mga pananalitang nakabubuhay o nakapapatay, nakapananakit o nakapagpapagaling,
Ang mga salita ay makapangyarihan. Pero tingnan natin yung mga salita natin. Nakapananakit ba yung mga salitang lumalabas sa ating bibig? Bago ho kayo pumunta dito ho sa simbahan, ano ho ba yung mga bagay na sinabi niyo sa mga kasambahay ninyo? Nakakasakit ba yon? O nakakapagpagaling? Meron ho bang mga mag-asawa dito? Pakitaas nga ho ang kamay ng mga mag-asawa. Kailan ho kayo huli nagsabihan ng I love you? O mas madalas nang sabihin, I hate you? Kasi ho baka naman yung mga salita na lumalabas, yung ating pagkilos, sumasalamin yan kung tunay nating dinadama ang kabutihan ng Diyos sa ating mga puso. Pakitandaan po yun, mga kapatid, ha? Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita sa kapwa, kung paano tayo makitungo sa kapwa, ganun din natin dinadama ang presensya ng Diyos sa puso natin. Kaya nga, mga kapatid, maging mapagmatyag ho tayo sa ating mga pagkilos, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali. Baka yung pagkilos, pananalita at pag-uugali natin hindi na sumasalamin sa kabutihan ng Diyos sa puso natin. Kung pinagtatawanan mo ang imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung ginagawa mong katatawanan ang mahal na pong Jesus Nazareno, baka ganun ang laman ng puso mo. Kung pinagtatawanan mo ang panalangin itinuro ng mahal na pong Jesus Nazareno, baka ganun nga talaga ang laman ng puso mo. Kung pinagtatawanan mo ang katawan ni Kristo, yung tinatanggap nating katawan ni Kristo, ganoon sumasalamin si Kristo sa buhay mo. Pero kung kabutihan, kagandahan, dahil inaalala mo na ang Diyos mismo ang nagtanim ng butil at ng binhi, ano ang dapat hamon sa atin? Na sa ating pagkilos, sa ating mga salita at sa ating pag-uugali, ito ay namumunga. Ito ay lumalago. Ito ay namumunga para sa lahat. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. At dahil sa kabutihan ng Diyos, ang binhing itinanim sa atin ng Diyos ay mabuti. Kaya ang bawat isa sa atin, mabuti. Tanggapin natin ang mabuting binhi dahil ang mga puso natin pinipili pa din maging mabuti. Dahil ang taong pinipili maging mabuti, pinipili din niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang taong pinipili ang mabuti at tama, pinipili din niya ang presensya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung ang kabutihan ay nasa puso, tandaan natin na ang kabutihan hindi lamang dapat nasa puso, kundi ang kabutihan, ang tama at kagandahang asal ay ipinapakita. At kung ito ay ating ipinapakita, tunay nga tayong nagbubunga. Mga kapatid, hayaan natin ang binhing, ang mabuting binhi na tinanim ng mahal na pong Jesus Nazareno, lumago upang ang bawat isa sa atin makatanggap din ng biyaya mula sa Diyos. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Ama na wag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagusunod na nagsasabuhay nito. Ang ating panalangin, Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang simbahang Katolika ay patuloy na hugmugin ng salitan mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesucristo, makatagpo nawa sila ng inspirasyon at lakas ng salita mo ng Ama, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang mapaabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat na nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng aral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, manahanawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang tinahak ng iyong anak kung saan kami makapamumunga ng makasandaang ulit. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ni Jesucristo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may pagpapakumbaba, awitin po natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh, so.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko po kayo habang iginagawad ng pagabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.